welcome back again to my YouTube channel, Janeline Malsi. Please like and subscribe. For today's vlog, paano nga ba gumawa ng atsarang karamay? So, ito ang ating fresh na karamay. Bagong pitas lang po ito. And then, ito po ang mga sangkap. Asin, paminta, brown sugar, at suka. So, ilalagay natin lahat ang mga ingredients sa suka. Halu-haluin lang natin mabuti hanggang sa ma-dissolve po lahat ang ating mga ingredients. Kailangan kasi na dissolve yung mga ingredients natin para mas maghalo-halo po yung lasa nitong ating atsarang karamay. So ayan, na-dissolve na. Pwede na nating tikman kung tama po ba yung lasa ng ating ginawang suka. So ayan guys, okay na. Lalagay na natin sa ating garapon. Sa mga nagtatanong guys kung anong klaseng suka yung ginamit ko, ito po ay ang sukang tuba. Tuba ba yung tawag dun? Or suka na galing sa tubo. O, tama ba? Guys, mas masarap po ito kapag na-ferment siya ng 15 days or at least 2 weeks. Mas lalabas po yung lasa nitong ating atsarang karamay. Matamis-tamis siya na medyo maasim. So ayan guys, napakadali lang pong gawin ito. Sa mga hindi po nakakaalam, ayan, nandyan na po yung procedure kung paano po gawin ang ating atsarang karamay. So thank you guys, salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, paki-likes and subscribe po, Janeline Malsi. And then, paki-click na din po ang ating notification bell para laging updated po kayo sa aking videos. Thank you for watching, guys. God bless!